ang simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos ang kalawaka na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa, o Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka poong Diyos ng liwanag na maganda. Ikaw na rin ang nagtayo ng saliga nitong lupa, matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan, sa gilid ng mga burol umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay umaawit na masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Sa daigdig, ikaw poon, kairami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa, purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya at saan man siya dumating, maging sanayon, lunsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ng mga may sakit. At isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan, at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw na mga kapatid sa pananampalataya.
Ngayon po ay February 11, walang iba kung hindi kapistahan ng Our Lady of Lourdes. So sa lahat po ng mga nagdiriwang ngayon, lahat ng mga deboto ng Our Lady of Lourdes, maligayang bati po sa inyong lahat, sa ating lahat. Sa banal na ebanghelyo po sa araw na ito, ang featured po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ongoing po ang kanyang misyon, kung saan-saan po siya nagpupunta. Dito, nagbibigay po ito ng pahiwatig sa atin bilang mga binyagang tagasunod ni Kristo, maging masipag din. May misyon po tayo, ipalaganap ang mabuting balita, ipalaganap ang ating pananampalataya. Remember, paulit-ulit po yan, Year of Faith, New Evangelization, tayo po ay itinalagang sharers, livers, practicers of the faith. Yan. So, kanino po tayo kukuha ng lakas? Passion, fervor, inspiration, walang iba kundi sa halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa pong point of reflection sa araw na ito, nasasabi po sa banal na ebanghelyo, and people right away recognize Jesus. Agad nilang nakilala si Jesucristo. Ang tanong po, tayo po kaya, agad po kaya nating nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo? Sasabihin naman niyo, eh siyempre naman, nakikita namin ang kanyang larawan, ang Sacred Heart, ang iba't ibang pagsasalarawan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga kalendaryo, sa mga estampita, and so on. Hindi po yan ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko po ay ang sumusunod. Nakikilala ba natin si Jesucristo sa mga kalagayan sa buhay o circumstances sa buhay kung saan siya ay naroroon at naghihintay na matagpuan? Katulad halimbawa, do we really believe na marerecognize natin ang Panginoong Jesucristo sa banal na Eucharistia? Marahil tinatanggap po natin siya, subalit taimtim ba ito at may tunay na pagmamahal at pagsamba sa Panginoong Jesucristo na katawang tao at nag-anyong tinapay upang maging pagkain ng ating kaluluwa? Do we visit Him? Dinadalaw ba natin siya sa mga simbahan, sa Blessed Sacrament? Yun, mga tanong po yan parang pampukaw ng ating damdamin. Pangalawa, nare-recognize o nababanaag po ba natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pagbabasa ng banal na kasulatan? Sapagkat ayon po sa turo ng ating simbahan, lalong-lalo na po ang Vatican II, ang pagbabasa raw ng taimtim at mapanalangin ng banal na kasulatan ay makatatagpo kay Jesucristo, the Word of God, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. At pangatlo, nababanaag o nakikita ba natin si Jesucristo sa ibang tao, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha, hikahos, nangangailangan ng ating tulong sa anumang paraan? Christ is present in others, especially in the poor and the needy. Tanungin po natin ang sarili, do we recognize Christ sa mga kalagayang ito? Isa pa pong magandang point of reflection mula sa Ebanghelyo, people kept bringing the sick to Christ. Dinadala daw po nila ang mga may sakit kay Kristo. Mga kapatid, ang isang mahalagang paghahatid sa mga may sakit nating mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, ay sa pamamagitan ng panalangin, prayer for the sick. Ugaliin po natin ang ipagdasal ang mga may sakit, hindi lamang physical na karamdaman, kundi pati po mental, psychological, emotional. Yung may sakit na sa katawan, karamdaman, at hindi may sakit na spiritual, kakaroon ng dryness sa religion, pananampalataya, nakakaroon ng depresyon, o nagkakaroon ng mga negative feelings and emotions, dalhin po natin ang lahat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Prayer is very powerful. At kung may alam tayong may sakit at kinakailangan ang pari, huwag po tayong mag-atubiling tumawag ng pari
para mapahiran ng banal na olyo ng may sakit, mabigyan ng sakramento ng pagkukumpisal at makatanggap ng banal na pakikinabang o viaticum. Ito po ay napakahalagang paglilingkod o service sa mga kapatid at kakilala nating may karamdaman. Mga kapatid, ang bagay pong ito ay tamang-tama at akma sa araw na ito sapagkat kapistahan po ng Our Lady of Lourdes. Alam naman po natin, bukod sa pagpapakilala sa kanyang sarili bilang the Immaculate Conception, ang Our Lady of Lourdes ay kilala rin po sa kanyang panalangin, lalong-lalo na para sa paggaling ng mga may sakit. Ang Lourdes po is a shrine of healing. Kaya, samahan po natin ang ating panalangin at pagsusumamo sa Panginoon para sa mga may sakit sa panalangin, pananawagan at tulong ng mahal na Birheng Maria under her special title, Our Lady of Lourdes. And so, sa araw pong ito, purihin ang Panginoon Diyos, the Divine Healer, the Divine Physician, at makiisa po tayo sa mahal na Birhen sa panalangin para sa lahat na may sakit. Our Lady of Lourdes, pray for us. Amen. Saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. In a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.